Bossigan, the best! Zoom in to the food tayo. Zoom yes, in. Yes, please. Paki-zoom in kasi ang sarap Uy, talaga. Zoom in din. Parang may nahulog sa likod. Kita-kita dyan. Ay, kita ba yung phone ko? Nahulog yung seller. Kita-kita siya. Hindi ko na pinag-ulog. Okay. Guys, eto na nga. Binisita nga natin this morning. Ang madalas sa entablado, nagpapasiklam. Naman. At siya ha, madalas, sa gabi din lang siya nakikita. Laman ng iba't ibang gigs at concerts. Oh, matindi to. Idol natin tong lahat. Talagang hindi. It's a very, very special day dahil gumising siya na maaga at dadalhin ang rakrakan sa kusina mismo. Mga kapuso, Chito Miranda! Wow, yes! Ako, sana makadumit ko siya soon. Wow. Excited na ako! At taas ang pangarap ko siya eh! Hindi kasi, nakita kasi ako collab, di ba? Excited na nga ako. Ano kayang collab na iluluto nila with Chef JR at Kaloy? Good morning, guys! Good morning! Hi, Chito! Ako si Mr. Suave! Oh, grabe! Habulin ng babae! Araw man o gabi! Oh, ako si Mr. Suave! Oh, grabe! Wait, pero hindi para panoorin siya mag-perform, yes. Kundi as a businessman siya ngayon. Hello, Sir Chito. Magandang umaga ulit. Magandang umaga. Napakaaga talaga. Thank you sa pagising na maaga para sa akin. Pauwi pa lang ako. Hindi pa ako natutulog. Okay. Inaabangan ka na ating mga kapuso. Oh. At ito ang tanong ko, syempre. Since you're from the music industry, you're a vocalist. Yeah. Tapos ngayon, bigla ka nag-venture sa... It's Chito Miranda. Oo, di ba? Sa presence niya ako ngayon. So, besides the music industry, bakit mo ngayon naisipan mag-open ng business? Ano naging inspiration mo, Sir Chito? This is my, I think, 11th restaurant. So, I've been doing it for the long. Okay. Matagal na. So, pero ito yung first ko na... Mang Jose. Na Mang Jose. Yeah. Okay. So, what was the inspiration? Kilala natin si Mang Jose. Okay, kasi diba? Simula pa lang ng pagbabanda, I was already looking forward to my retirement. So, oh, nice. Ginagawa ko palagi is gawa ko ng gawa ng business. Eh, kaso wala hanggang ngayon, nagbabanda pa rin ako. So, dumami lang yung mga restaurants. Pero kasi at least this time, naka-establish na natin yung pang-retirement niyo, sir. Oo, bata pa lang ako, yun na talaga yung direction yung pinupuntaan ko. Pero sir, ang ganda ng interior. Ay, salamat. Talaga pinaghirapan talaga. We have the privilege ngayon na bisitahin ito. Kita, maganda ang view. Maganda ang view talaga. Panalo. It's very spacious. Malaki ang kaya. Sakto yan kasi pagkatapos yung kumain, pwede kayo mag-rides. Para alam mo yan, suka-suka pagkatapos. Ay, ganun. O baka pwede unahin natin yun. Tapos pwede rin. Tapos kumain. Punta doon, tapos ride agad. Okay, pwede rin naman. Pero syempre, ang tanong ko, ano po bang specialty nyo dito, Sir Chito? Sir Tito. Ang specialty namin dito eh. May i-offer natin sa Mang Jose. Chicken inasal. Chicken inasal, of course. At pag pumunta tapos, ka ng Tagaytay, bulalo. Bulalo. Yan. Tapos, pa-order ako ng bulalo at ng chicken inasal. Ako bahala sa'yo. Okay, kaya naman tayo ngayon papunta na dito. Ito actually yung didi-discartehan ko, kaya tayo... Ito mga comics na pinagdodrawing ng mga kaibigan ko. Yun, ako nagdrawing doon. So sarili ninyo itong mga pieces. Oh, yun, ako doon. Ito, mga kaibigan ko na they really... Yung mga artwork nila nasa Marvel, mga professional talaga naman. Kaya pala maganda. Pasok tayo sa kusina. Ito, may kwan tayo exclusive peek doon sa kusina natin. Ayan. May personal touch pala talaga ni Sir Chito itong buong restaurant. Ayan, pasok kayo dito. Dito, this is where the magic happens. Ako naman ay mag-iintay sa magic. Papwesto ako dito. Ayan, Kaloy. So, bahala dyan. So, ito yung stock pot natin na malaking-malaki. Dito namin niluluto ang bulalo. Siyempre. Sir, matanong ko lang ha. Siyempre, curious lang ako. Ano ba yung difference ng bulalo natin? Ang normal boiling point ng bulalo ay 100 degrees sa amin. 120 degrees ang boiling point. Hindi, alam ko lang. Sa totoo lang, kahit saka magpunta sa mga shops dito sa Tagaytay, masarap naman talaga lahat ng mga bulalo. Totally agree. Ang difference lang sa amin is
amin to para the best. Love your own, of course. Oh, the best yan. The best dagdag yan. Ko na rin, Sir Chito. No? Oh. Eto, makikita natin, mga kapuso, yung kanilang stock eh, talaga solid. Totoong buto to. Diba? Masarap talaga, promise. Siyempre, pagdating sa Tagaytay, kilala yan, yan yung binadahayo. So, ang sarap magbulalo dito sa Tagaytay. Totoo naman. Yeah. Tapos, siyempre, kung meron tayong masarap na sabaw, eh, kailangan meron tayong masarap na inihaw. Ito yung ating chicken inasal. Ito. Yan. Pag iniikot yan. Tsaka ang galing itong sarili ninyong rigto, no, Sir Chito? Mm-hmm. Ito may sarili tayong ihawan dito. Tapos, I'm sure, depende sa temperature. Oo. May tataas, may ibababa nila yan. Yep. So, ito. So, pagka niluto na, iangat lang na ito, keep it warm, ganyan. Pero, sarap yan. Yan talaga, pinangamayabang talaga namin yan. Hinanap ko talaga yung pinakagusto kong, yung pinaka-classic na pwedeng... Same with the bulalo natin, sir. Yeah. This is pretty standard. Lahat yan masarap. Yep. And ito nga, siguro personal touch, nakita natin sa uling mismo talaga niluluto. Tapos ito nainggit lang ako dun sa setup ninyo ng inyong griller. Oh, napaka... This is very unique. Eh. Hunchback of Notre Dame yung dating. Eh, talagang, may bababang... Oh, eh, talaga parang nasa castle kayo. Yes. Oh, ito, sir. Mukhang okay na to. That. Pwede na tayo mag-serve. Mukhang nag-aantay ni si Sir Caloy dyan. Diga, dito. Ito. Siyempre. Sir, paano naman ninyo na ma-manage yung time with all the things that you have been doing? I love keeping myself busy. Gusto ko pagdating sa banda kasi for fun lang. I want to keep it na ang pagbabanda is just for fun and hobby lang talaga siya. Uh-oh. And that's why, I guess that's why we lasted so long because we never took it seriously. But when it comes to business, seryoso ako dyan. And yan, sana ma-enjoy niyo yung pinagtitripa very namin. Very hands-on kayo, Sir Chito, no? Hands-on. At saka may na-mention na ni Sir Chito na he's just having fun when he's at work. So he doesn't feel like work, di ba? Kaya tumagal. So ito, pero when it comes to business, talaga seryoso talaga kami when it comes to... Kailangan kasi yung time, yung attention... We have fun preparing food, pero when it comes to the business side, kailangan talaga tutok ka talaga dyan. Sabi nga nila, may kasabihan tayo, sir, sa industry na you inspect what you expect. Uy, I like that. Lalim nun ah. Lalim. Kailangan ko i-research yan. Pwede ko actually i-tweet yan. Oh, ayan. So, kinain lang nila yung nilagang mais. May mga karne dyan. Ito, okay, yun yung binigay ko kay Caloy kasi ito yung nire-ready ko sa akin eh. Oh. Ayan. Saktong-sakto na lang sa weather. Sarap yan. Malaki yan. Talagang paghahatian natin. Kasyang-kasya sa bowl niya. Kita mo siya. Buntik nang nagkasya sa bowl ko. Mga kapuso. Alam mo, maganda pa. Serve na lang natin doon para mas marilang sa luha natin. Tama. Sir Chito, maraming salamat sa pag-prepare ng food. Nako, at walang problema. Ikot sa amin dito sa restaurant ko. Siyempre, mga kapuso, hindi lang dito nagtatapos yan. Mamaya makakakwentuhan pa natin namin ni Chef JR, si Sir Chito Miranda. Tama, ubusin sa pagbabalik natin ng unang girit. Okay. Yes. Tuloy natin, gusto kong tikman yung meat daw, di ba? Yun, kumuha ka doon aking Ayan, talagang hanggang kusina, rock and roll, kasama ang nag-iisang Chito Miranda. Diba? Boss Chito. I love him. At dahil luto na nga ang kanilang breakfast this morning, let's catch up pa sa bokalista ng parokya ni Edgar. Ito po, kasama pa rin ang idol chef natin, of course, the one and the only JR this morning. And of course, ating opa si Caloy. Guys, magandang umaga! Hey! Boss Chito, magandang Hi, umaga! Chito! 3, 2, 1, go! Nandito na si Chito Miranda, nagbabagsakan tayo. In 3, 2, 1, okay, hindi pa rin kami nadala kahit pinalikuran na tayo kanina, di ba? Pero kumanta pa rin kami. Okay, anyway, nandito pa rin tayo ngayon sa Tagaytay kung saan pinuntahan nga natin yung restaurant na nag-iisang Chito Miranda. Kasama pa rin natin at tutuloy na natin ang ating kwentuhan. Very interesting kasi, di ba? Alam naman natin, I don't think meron tayong kakilala na hindi kilala ang parokya ni Edgar and of course si Sir Chito. It's a crime not to know. To, di ba? Pero ito, ito kasi yung side na hindi natin alam. Doon sa mga, ako napapanood ko yung mga vlogs ni Sir Chito Yung business side pala ng kanyang personality, di ba? Sir, you mentioned kanina this is your 11th outlet. No, 11th restaurant. Pero this is the first branch ng Mangose and we have 5 branches na ng Mangose. So we have one here, meron sa Mahogany, meron sa La Union, and magkakaroon ng dalawa yata sa, hindi ko alam. Hindi. So included na doon sa 11 yung Mangose? Kasama sa 11 yung sa different restaurants. Yung Mangose, ito yung latest. Ito so far yung
paborito kong hinahandle kasi. At ngayon nasa 5 to 6 branches na yes, agad po. Ang mga Joseo. Ah, so nag-expand na rin siya outside of Tagaytay pala. Yes po. So since we're talking about expansion, meron pa po ba kayong plano to expand to try other businesses aside from definitely, restaurants? Definitely, as long as may ibang concept na maisip, go ahead. So I think yun yung parang pinaka magandang i-highlight natin is yung eagerness nila to try on the business side. Diba? Is it really important, sir? Kasi again, I try my best to keep the band as a hobby lang. Uh-oh. Kasi I don't want to burn out. Ayokong siyang gawing work. And sa totoo lang, what we get from our businesses, mas fulfilling siya. Kahit bread and butter ko yung pagbabanda, the money that we earn from the restaurants, parang iba yung feeling na... May direct kasi silang kwan na you give employment, yeah, sa community, nakakatulong tayo. Not just tayo. Entertainment talagang. And so many things go into iba-ibang businesses. So enjoy lang talaga ako doing things that I don't normally do when it comes to the band. Madalas po bang dalhin ang family dito, sir, sa mga sir? Ako, Diyos ko, paborito talaga ng sa lahat ng mga restaurants. Ito talaga lagi nire-request ng mga anak ko kasi pang kids we have pizza pie. Classic Filipino dishes yung offerings natin dito. I mean, I don't think you could ever go wrong with any options, any choices na gagawin. Ang daming variety. I hope you don't mind na sinisimula namin kumain. Kanina ba? And speaking of pagkain, ano po bang personal favorite nyo sa menu nyo dito sa Mang Jose? Iba-iba kasi mood ko minsan. Gusto ko yung pizza pie, so meron din kami. Siyempre, you can't go wrong with bulalo. Pag maulan, sarap talaga yan. Pero siyempre, ang go-to ano namin is yung chicken ano talaga, chicken inasal. Yun talaga yung kinikrave ng kids ko na every week yata magre-request lang na gusto na kumain. Eh. So yun, at pati bata, nakikater nung restaurant. Pero we have so many things na to offer to. Ito, paborito ko, tahong na may amats. Noy, kasi nilasing namin yan. Nilasing ayun, na ayos, parang ngayon ko lang narinig yun. Tofu, usually, tofu sisig. Ano nga lang ba yung mga dish na nilalasing, chef? Seafoods, normally. Seafood talaga, okay. Seafood talaga, madalas. Tapos yun okay. Ang maganda kasi dito is, parang you're setting the ground na parang isang good example on how to manage your money properly. Right. So, one last question, yes, Sir Chito. Ano yung naging realization mo after mo mag-start ng business coming from the music industry? Running a business is super hard talaga. Kasi... Pagdating sa banda, wala kang magagawin diyan kundi mag-enjoy eh. Yes. Wala kang iniisip. Once you stop enjoying it, wala nang siyang point, di ba? Gusto kailangan na enjoy mo yung mag-recording, maggawa ng kanta. And that's it's just everything's just for fun. It's all about taking risks. Ang ayoko lang sa pagbabanda is yung promoting, you have to promote. Uh-oh. Pero it's a small thing. Pero dito, when it comes to businesses, nako, so many things na kailangan mong kasiksoin, inventory, food, ganyan. Maraming kailangan talagang gawin. Pero what we do is, we partner with people who already know what they're doing. Yan yung pinakamagandang tip talaga dyan. Thank you for the business tips. Salamat. Congratulations, Sir Chito, for the successful business vision. Ang challenge ngayon, ubusin natin lahat ito. Yan yung challenge. Okay. Bago namin ubusin to with Barkada and our UH staff. Siyempre, basta mga rock na food adventure at saka yung mga business tips kagaya ng mga binigay ni Sir Chito. Eh, dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!